Ito na pang unang liham na atin pong tutunghayan. Sabi dito, Dear Mommy Joy. Bumabati po ako ng isang magandang hapon, Mommy. Sa lahat po ng mga taga Joy FM at sa iyo, Mommy Joy. Ganon din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Dear Mommy Joy. Mami, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jaira, 16 na taong gulang. Sumulat po ako sa inyo dahil sa isang malaking kabiguan sa buhay ko. Gusto ko po sana na yung mga kabataang katulad ko na sumusubaybay din sa inyong programa, sana mapulutan po nila ng aral itong aking kasaysayan. Bata pa lamang ako, siguro normal naman talaga sa mga magulang. Lalong-lalo na sa mga anak nilang mga babae at nagdadalaga na. Madalas ang laging sinasabi, mag-aral kayo ng mabuti. Huwag mag-boyfriend-boyfriend. Minor de edad pa kayo, bata pa kayo. Huwag magbarkada ng hindi ninyo gaanong kabisado ang mga ugali nito. Huwag bumarkada sa mga lalaki. Ang dami-dami. Yung pagiging malinis sa sarili at sa tahanan. Madalas yan po ay talagang ipinangangaral ng mga magulang, lalo na sa mga anak ng mga babae. Nung una, gustong-gusto kong marinig yun sa mother ko, Mami. At talagang masaya po akong sumusunod, naglilinis, nagiging katulong ako ng mother ko sa mga gawain namin sa bahay. Pero nung 13 anyos po ako, nang una po akong magkaroon ng crush. Agad itong nalaman ng mother ko. Dahil nga po sa cellphone. At doon sobrang nag-alala ang mother ko. Kinausap niya ako. Umiiyak pa nga ang mother ko, Mami. Sabi niya sa akin, Jaira, ikaw ang pinaka-ate sa inyong tatlo. Kapag ka hindi ka nakinig sa akin, at kapag ka nasira ang buhay mo, kapag ka napariwara ka, maaaring yun din ang mangyari sa mga kapatid mo. Para sa akin, sobrang napaka-OA ng mother ko. Kaya napasagot po ako sa kanya ng, grabe ka naman, ma. Para crush-crush lang, para text-text lang. Kung makasalita ka, ba't ganyan? Para ang sama-sama ko na. Ang totoo niyan, umiiyak ako sa mother ko, Mami. Dahil po sa ganong pananalita niya. Feeling ko, wala ako kaagad kwenta na pagkaanak dahil nagkaroon ako ng crush. Alam ng mother ko na nagalit ako. Kaya ang sabi niya sa akin, sige, magalit ka sa akin. Ang akin lang naman, ayokong maranasan mo ninyo yung nangyari diyan sa mga kabataan na mga minor de edad pa lang. Ayun, buntis na. Nung sinabi yun ng mother ko, napaisip ako, Mami. Sabi ko, buntis agad. Hanggang sa nakita kong tumalikod ang nanay ko, si Mama. Nakita kong umiiyak. Bigla naman na parang dinurog ang puso ko. Kaya sinundan ko siya. Niyakap ko ang mama ko. At humingi po ako ng sorry. Doon niyakap ako ng mama ko. Sabi niya sa akin, anak, mahal na mahal kita. Gusto kong makita kayong nag-aaral ng mabuti, makapagtapos ng inyong pag-aaral, dahil gagawin namin ng papa mo
ang lahat ng makakaya namin para lang mapaaral kayo. Natatakot ako. Ayokong matulad kayo sa amin ng papa niyo. Wala kaming natapos. Kaya tingnan mo kung ano ang buhay natin. Buti na lang, masipag ang papa niyo. Doon, medyo lumambot ang puso ko. Sabi ko sa kanya, opo ma, huwag ka mag-alala, mag-aaral po ako ng mabuti. Mula noon, naging okay na kami ni mama. Pero alam mo, Mami Joy, dumating din talaga sa puntong naging mapusok ako eh. Hindi ko po kinaya na hindi ko makita yung crush ko. Palibhasa, alam kong may gusto siya sa akin. Ayawan ko ba kung bakit kapag ka tuwing nakikita ko siya, nakakalimutan ko yung pangaral ng nanay ko, ng mama ko. Ang naiisip ko kaagad, siguro napakaswerte ko kapag ka naging boyfriend ko siya. At palibhasa, matanda siya sa akin ng 4 na taon. Kaya kinaya-kaya din ako ng lalaking ito. Nung malaman din niya na crush ko rin siya, nag-take advantage po siyang ligawan ako kagad. Sa kabila ng alam niya na minor de edad ako, Mami. At dahil sa crush ko siya at maraming mga girls na nagkaka-crush din sa kanya, nagkakagusto, feeling ko ako ang napakaswerte. Dahil sa dami namin ako ang ginusto niya. At proud na proud ako doon. Lalo na kapag kasi nasabi ng mga friends ko na grabe ka talaga, ang haba ng hair mo. Daming nagka-crush dyan pero ikaw talaga ang nagustuhan niya. Pagka dumarating po ako sa puntong ganun, Mami, nakakalimutan ko po yung mga pangaral ng mga magulang ko. Lalo na ang mama ko. Madalas naman po kasi talaga si mama dahil babae din siya. Hanggang sa dumating po kami sa punto, Mami, na nag-usap na naman ng hindi maganda yung kinalalabasan. Sabi ng mama ko, akala ko ba naman, Jaira, nag-usap na tayo? Di ba nangako ka sa akin? Pero ano naman itong nababalitaan kong boyfriend mo na pala, yung crush mo? Sabi ko sa kanya, ma, sorry ma. Gusto ko po talaga siya. Total, magsi-17 naman din ako, di ba? Sagot ng mama ko, minor de edad pa rin yung 17. At igit sa lahat, nag-aaral ka pa, Jaira. Bakit hindi ka makapaghintay? Mag-aaral ka muna, anak. Maawa ka naman sa amin ng papa mo. Nakita mo ang papa mo. Ilang oras lang ang tulog niya. Dahil mas gusto niyang kumita kaysa matulog para sa inyo. Sabi ko sa kanya, sige lang ma. Baka magbago din ang isip ko, di ba? Pero hindi talaga, Mami. May motorsiklo po yung boyfriend ko. Ang ginagawa niya, hinahatid niya ako sa bahay. Pero doon ako niya ibinababa sa medyo malayo-layo pa sa bahay. Hanggang nasanay po kami sa ganong hinahatid sundo niya ako na hindi alam ng mga magulang ko. Hanggang sa dumating po sa puntong inimbitahan po ako ng boyfriend ko na may birthday daw po yung
isa sa mga barkada niya. Ni hindi na ako nagtanong kung saan kami pupunta. Agad-agad sa umaga pag-alis ko sa bahay, lihim akong nagdala ng aking damit para magpalit dahil wala na po akong balak na umuwi muna ng bahay para magbihis. Dahil tsak hindi na ako makakaalis. Kaya ang ginawa ko, lihim po akong nagdala ng damit ko. At doon na po ako sa CR ng school nagbihis. Sa oras po ng aming uwian. Hindi ko alam kung bakit sobra akong nawala sa sarili ko, Mami. At sa gabing yun, wala naman sa bahay ng celebrator yung handaan eh. Nasa beach kami. At pagdating doon, nalaman ko na lang na hindi talaga birthday yun eh. Kunyari lang. At lahat kami na nandoon, pareho kaming may mga partner. At dahil sa kapusukan ko, sobra akong game that night. Nakipagsabayan akong uminom, samantalang first time kong uminom. At hindi namin alam, hindi ko alam, na talagang pinlano po ng mga guys yon para sa amin na mga partner nila. Yung iba, dati na nilang ginagawa. Kaya narinig ko yung binyag. May bibinyagan daw sila. Napalagay ko, ako yon. Dahil sa first time ko pong makasama sa grupo. At dahil nga po sa kalasingan, kung ano-ano nang pinaggagawa namin. Hanggang sa napapansin kong kanya-kanya na pong umaalis yung mga magpa-partner. Kanya-kanyang punta na po sa kanilang tutulugan. At kaming dalawa ng boyfriend ko ang pinakahuli na naiwan doon. Kahit na medyo lasing na ako, Mami, pero nagawa ko pang magtanong. Hindi ba tayo uuwi? Hahanapin ako ng mama ko. Ang sabi niya, malalim na ang gabi. Kung uuwi ka ngayon, pagagalitan ka rin. Kung bukas ka uuwi, pagagalitan ka rin. Bukas ka na lang umuwi. Dahil pareho lang namang pagagalitan ka. Yun ang nangyari, Mami. At sa puntong yun, naging sunod-sunuran po ako sa boyfriend ko. At lahat ng gusto niyang gawin, namin gawin, ay ginawa namin ng wala ng limitasyon. Sa madaling sabi, pati yung pagkababae ko, ay isinuko ko na sa boyfriend ko that night. Pagkaumaga, pag-uwi ko, nung makita ako ng mother ko, ni mama, umalis po kaagad siya ng bahay. Alam na niya na talagang ginawa ko na kung ano ang gusto ko. Dahil nalaman din niya na nagdala po pala talaga ako ng damit ko. Dahil na rin sa isang kaklasiko na pinagtanungan niya. Kaya alam ng mama ko kung anong ginawa ko. Umalis po siya at hindi na po niya ako kinausap. Nung umuwi siya, kapag kumakain kami, mabilis siya na kumakain para mauna siyang matapos pagkatapos po mapasok sa kwarto. Ayaw na niya akong kausapin. Hanggang sa yung sumunod sa akin na kapatid ko. Kinausap niya ako, ate. Saan ka ba nagpunta? Hindi nakatulog si mama. Naghintay sa'yo.
Magdamag siyang naghintay, ate. Pero hindi ka dumating. Saan ka ba kasi nagpunta? Hindi na po ako sumagot, mami. Ayokong malaman ng kapatid ko yung pinaggagawa ko. Pinag-aral pa rin ako. Pero hindi na ako kinausap ni mama. Siguro para sa kanya. Wala namang kabuluhan yung pakikipag-usap niya sa akin. Dahil patuloy pa rin man ako na gumawa kung ano ang gusto ko. At dahil nga po sa may nangyari na sa amin ang boyfriend ko, lagi na po namin ginagawa yon. Sumasama na ako sa bahay nila kapag walang tao doon. Ginagawa namin kung ano yung gusto namin. Hanggang sa 3 months bago ako mag-18, nabuntis po ako, Mami Joy. Nung malaman ko na buntis na ako, sinabi ko ito sa boyfriend ko. Sabi niya sa akin, paano yan? Ba't hindi ka nag-ingat? Tanga-tanga mo naman. Nasaktan ako, Mami. Kapag gumagawa kami, wala naman siyang sinasabi na mag-ingat ka na huwag kang mabuntis. Pero dahil sa nangyari, sabi ko sa kanya, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo akong isama. Umuwi ako at kumuha ko ng ilang mga damit ko nung wala ang mama ko. At nag-iwan ako ng sulat. Humingi ako ng tawad. Sabi ko, hindi na ako magpapatuloy sa pag-aaral ko sa next semester. Sorry, mama, dahil buntis po ako. Wala noon, wala na akong narinig. At sumama po ako sa boyfriend ko. 4 na buwan ng tiyan ko na natili ako sa parents ng boyfriend ko. Bigla na lang nawala ang boyfriend ko, mami. Isang umaga, nagising na lang akong nag-iisa sa kwartong tinutulugan namin. Nagising ako na may sulat na iniwan niya. Ang sabi niya sa akin, patawarin ko daw siya. Sa tuwing tinitingnan daw niya ako, habang lumalaki ang tiyan ko, na-realize daw niya na hindi pa siya ready para maging magulang o para maging padre de pamilya. Kailangan daw niya munang lumayo para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At kung talagang kami daw, sa kanyang pagbabalik, magiging kami pa rin daw. Okay lang daw sa kanya na tumira ako sa mga magulang niya. Pero kung gusto ko rin daw na umuwi sa amin, okay lang din daw sa kanya. Ang sakit-sakit, mami. Doon nag-umpisang bumalik sa aking isipan yung lahat po ng pangaral ng aking mama, ng mother ko. Sabi ko, kung nakinig lang sana ako sa kanya, hindi ko maranasan yung ganitong sitwasyon. Ang masakit pa, Mami Joy, nakatira nga ako sa pamilya ng boyfriend ko na buntis ako. Pero hindi po sila nakikipag-usap sa akin. Isang tanong, isang sagot. Maaaring hindi rin nila nagustuhan yung nangyari din sa kanilang anak. At maaaring yun ang dahilan din na kaya umalis yung boyfriend ko. Dahil siguro hindi rin nila nagustuhan yung ginawa namin. Dahil graduating yung boyfriend ko. Pinakakain nila ako, oo. E binibigay ang aking mga pangangailangan. Next month, mami, ay maaring manganak na po ako. Takot na takot po ako at nahihirapan po ako sa pagbubuntis.
Natatakot ako dahil manganganak ako na wala po ang mama ko. Hindi ko alam kung paano ako maaalagaan ang pamilya ng ama ng anak ko. Kaya ngayon madalas umiiyak po ako. Malalim na ang gabi bago ako makatulog. Iniisip ko ang pamilya ko. Iba po talaga ang tunay na pamilya. At ramdam ko parang hinihintay lang ng pamilya ng ama ng anak ko na makapanganak ako. Marahil kapag nakapanganak na ako, isang malaking pagbabago na naman ang mangyayari. Madalas iniisip ko gusto kong umuwi sa mga magulang ko, Mami. Pero nauunahan po ako ng takot, hiya. Dahil never nila akong hinanap. Hindi ako hinanap ng mama ko. Hindi ako pinuntahan. Hindi nagtatanong kahit kanino pa sa mga kaibigan ko. Minsan may kaibigan ako na pumunta sa mama ko at sinabihang naawa daw sa akin. Nalulungkot ako dahil umalis yung lalaki. Nakikinig lang daw ang mama ko. Subalit, hindi umiimik. Kaya ramdam ko po talaga yung galit niya sa akin. Mami, tulungan mo po ako. Bilang ina ka rin po. Sana mapayuhan mo ako kung anong gagawin ko. Lungkot na lungkot po ako. Iniwan ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng sarili ko. At pinabayaan na rin ako ng pamilya ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po, Mami Joy. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jaira.